Mariing itinanggi ni NFA Administrator Arthur Juan ang alegasyong pangingikil ng rice trader na si Jojo Soliman. Ayon kay Juan, gawa-gawa lamang ito ni Soliman matapos nilang i-expose ang kanyang mga maling gawain. Handa raw si Juan na makipagtulungan sa anumang ahensya na mag-asagawa ng investigasyon kaugnay rito. Magasampa raw siya ng reklamong perjury laban kay Soliman. Naghain naman si Juan ng courtesy resignation kay Presidential Assistant on Food Security and Agricultural Modernization Secretary Kiko Pangilinan, bagay na hindi naman tinanggap ng kalihim. Ayon kay Pangilinan, kapag hinayaan niyang magbitiw si Juan, ay parang ipinakita na rin daw na panalo si Soliman. Kampante raw siya sa integridad ni Juan. Itinanggi rin ni Pangilinan maging ni DILG Secretary Mar Rojas na dawit sila sa pangingikil. Si Secretary Rojas handa rin daw makipagtulungan sa investigasyon. July 5 nang ilantad ng NFA ang mga illegal na gawain umano ng kumpanya ni Soliman na Pure Feeds Incorporated. Mahigit 11,000 bag ng broken rice na gagamiting animal feeds ang hinahalo umano ni na Soliman sa mga sako ng imported na bigas. Pagkatapos paghaluin ang tunay na bigas at animal feeds, isinasako raw ito at ibinebentang sinandoming rice. July 13 nang kinasuhan ng NFA si Soliman. Makakausap po natin ngayon si NFA Administrator Arthur Juan. Good afternoon po, sir. Good afternoon, Lay. Good afternoon po sa lahat. Apo. Sir, ano pong masasabi ninyo dito sa allegation po sa inyo nitong isang rice trader na ito? Yung allegation ni Mr. Jojo Soliman are purely false. There is no truth to what he's saying. So, puro kasinwalingan yung sinasabi niya. Tama nga yung sinabi mo, Lane, na gusto na rin ko, yung kaso against Mr. Soliman was filed last July 30. Ang ginagawa po niya ay pinaghahalo po niya yung broken rice residue. Apo. Na for animal feed, tapos hinahalo niya po sa imported rice para maging commercial rice. Sir, so, bawal na bawal. Apo. Yes, sir, nakausap niyo na po ba ng personal itong si Soliman o di kaya ay sa telepono? Minsan ko lang po nakausap si Mr. Soliman noong July 7 nung nag-visit po kami doon sa warehouse niya. Maliban po doon ay hindi ko po siya nakakausap. Uh-huh. Ano po yung naging pag-uusap niyo po noong July 7? Yung po July 7, yun po yung pag-visit ng NFA at saka CIDG doon sa warehouse niya. Doon po natuklasan mo yung sinasabi kong mixing of broken rice residue, Apo, which is a feed ingredient, with imported rice. Apo. So doon ko lang po siya nakausap doon sa warehouse, doon sa po sa planta, Apo, niya sa Malolos. So ano, doon ko lang po siya. Yes. Apo. Ano po yung sinabi niyo sa kanya, sir, nung nagkaharap kayo noon? Sinabi ko, meron po siyang mga binigay na paper sa akin, mm-hmm, na mga permits niya for the operation. Mm-hmm. So, wala naman po akong mga, tinanggap po lang po naman yung mga papers na binigay niya sa akin, tapos pinasa ko po sa NFA. Mm-hmm. Sir, ano po yung nakikita niyong motibo sa likod nito mga allegation niya laban sa inyo? Yun po nakikita kong motibo dahil sa kaso niya na sinampa na po sa kanya noong July 30 for violation of the Price Act, meron din po siyang violation na PD number 4. Mm-hmm. So, palagay ko po, binabalikan niya po kami dahil na-file na po naman yung amin yung kaso. Mm-hmm. Sir, from their end, wala naman pong attempt before na makipag-areglo? Meron po siyang mga text dun sa aking special assistant na, mm-hmm, si Ms. Garcia. Yun din po yung sinabi ni Ms. Garcia. Mm-hmm. Ms. Patricia Galang. At yun lang po yung alam kong attempt. Pero kami po ay hindi po nakakapag-usap on anything. Mm-hmm. Tapos meron po siyang sinasabi doon sa salaysay niya na tatlong bangko na allegedly na kung saan diniposit yung pera ay
Hindi ko po alam yung mga pangalan ng mga sinasabi niya doon sa salaysay niya at hindi po totoo yung sinasabi niya na nag-extort ako ng pera. Sir, wala naman pong attempt to bribe from there? Wala naman po. Wala naman. Kung nakikita nga doon. Wala rin po kung ang sinasabi ko po, yung extortion. Mm-hmm. Yung extortion na yun pong pinaparatang niya sa akin ay hindi po totoo yan. Maliwanag po sa akin yun. Sir, ano na po yung mga gagawin ninyong hakbang laban kay Mr. Soliman? Pinag-aaralan po namin yung magsampan ng perjury charges against him dahil po sa ginawa niya to. Tapos po tinitingnan po namin na maigi yung operations niya. Mm-hmm. Baka meron pa po siyang violation sa at present and in the past, isasaliwalat po natin yan lahat. Mm-hmm. Sir, I know bago lang po kayo sa medyo bago pa po kayo sa posisyong ito. Tapos po, itong kontrobersya na po na ito ay sumambulat po sa inyo ngayon. Ano po bang masasabi niyo tungkol dito? Ako po, I bring to the organization a reform program for NRA. Bago nga lang po ako at napansin niyo ba, nakita niyo naman po sa aking performance, ay marami po akong mga sinasaliwalat na mga illegal operations outside of NFA and also inside of NFA. Mm-hmm. Ang mga nakita po namin doon ay yung nagre-rebag at saka nagre-rebag ng NFA rights to commercial rights at yung pong diversion of NFA rights. Maliwanag na maliwanag po, ang NFA rights ay para sa taong bayan, so hindi po natin pwedeng payagan na mapunta yan sa mga mapagsamantalang tao. Alright, marami pong salamat sa inyo, NFA Administrator Arthur Juan. Salamat po. Sinusubukan po naming kontakin ang negosyanteng si Jojo Soliman para naman sa kanyang panig.